Bandang alas 11:50 na gabi, pinasok ng di pa nakikilalang mga sospek ang resort na ito sa Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Matay sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng dalawang sospek sa tindahan ng resort. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang bintana ng tindahan. Isa pa palang sospek ang nakaabang doon. Dito na iniabot ng mga nasa loob ang mga ninakaw nila. Sa oras na 11:55 ng gabi, makikita sa kuha ng CCTV na inalis ng isa sa mga sospek ang damit na ipinangtakip nito sa kanyang mukha. Mukhang sandaling nakalimot si kuya, pero nang malaman na may CCTV ay biglang nagtago. Medyo natagalan tuloy si kuya sa pagkakayuko. Chinek pa nung nasa bintana, nasaan ka na? Sa oras na 11:56 ng gabi, nakikitang may iniabot ito sa kasama na nasa bintana. Kapansin-pansin na ibinalik rin ito ang takip sa mukha. Pero bahagya rin itong nakababa. Ng CCTV itong resort na ito, mga kapobre. Ayan o, malaking resort. Ayun. Ito yung pinakang in-house nila na tindahan. Kasa diig kasinsa ito, mga kapobre. At na dito nang galing sa Baybay to dumaan yung mga suspect. At batay doon sa CCTV, dito nakuna ng CCTV na pumasok ang suspect. Dalawang suspect ang pumasok dito. Bali tinanggal nila itong pinakang kandado. Ayan. Ayan po yung kandado. Ayan, pumasok. Pumasok dyan. And then, ang nangyari, nakuna ng CCTV ito dahil kung makikita natin may CCTV doon. So, kitang-kita agad ang suspect. No? Ayan. Pumasok. And then, dito naman sa gilid, may dalawa pa raw suspect. Kasi nabubuksan nga itong bintana, siguro ang purpose niyan, pag may mga customer sila na pumapasok, pag may pumapasok na, ayan, dito yung dalawang suspect. Sanda nagdawat. High tide kasi ngayon, mga kapobs, kaya hindi tayo makalabas gid abimana, no? Ayun, usus, ginoo ko, baskong nanggalo nung ano. Ayun. Diyan pala. Yan yung tinaas ng dalawang suspect doon sa loob. Sa report na natanggap ng Tangalan Municipal Police Station, natangay ng mga magnanakaw ang isang case ng Red Horse, Tandway, Alfonso at iba pa. May alak na, may sigarilyo pa. Karin nga lang at sister na sigarilyo, limang kapakiting Marlboro, isang kapak nga may tea, ibang boteng Alfonso nga ilimnon, isang kakahang Red Horse nga beer, tatlong boteng tanduay nga lungnik. Samantala, nanggagalaiti sa galit ang punong barangay na si Kapitan Leopoldo Tumbagahan. Kasabay nito ay binigyan niya ng babala ang mga sospek. Sakaling bumalik pa raw ang mga ito, ay bibigyan niya ito ng premyo. Mambay kanda kun sanda malang man taga iya ay may ano kita kamukha kon may tugpaan kita kamukha kon sigurado gid ay ano kita ako sa mga ruin yung mga abusado no ay kung madakpan kamo it aton nga barangay official ag barangay tanod iya ay may premyo kita kamo ron bisan amigo man akon kamo o kung nano no o kilaga o kung igbata pag kamuhay na sa mali yari ka iba ako pag makaroon inyo nga
kwan abuso. Pero kung mga taga ibang lugar man, sir, ay di same time may premyo ka man gihapon kakon. Basi kon di ako kay mo maka ano no? Ay matsa pinangbuhan nagtagaliwan ay may nagkagaduga di kato sa may Blue Star man. Ang medyo na-identify ka mo nga kwan, nga bukong ka mo taga-iya, ay basi sa bunyang. Ha? Nga ni mag-ingat man ka mong mga manakaw, ay matsa mainit man makaroon din yung nga ginaubra, ay pati ako na danggahan man ako magpamati sa kwan. Hanggang ngayon ay wala pang nahuhuli at natutukoy na mga sospek. Dahil nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Tangalan Municipal Police Station.